kababayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Ang Pangulong Duterte nagpalabas na po ng price ceiling kahapon para sa mga presyo ng karning baboy at manok. Ayon po sa Executive Order No. 124, ang price ceiling ng kasim or pigi ng baboy ay 270 pesos, 300 naman para sa liempong, 160 pesos naman para sa dressed chicken. So yung mga nagbebenta dyan ng 400, hinay-hinay na kayo dyan ng 400 per kilo. Bawal yan. Mayroon pong instruction ng Pangulo. Pero mamaya ho, medyo malungkot po ang mga hog raisers at saka mga broilers bagi ang mga nagtitinda ng karning baboy dahil lugi daw ho talaga. Eh, pag hindi ka naman sumunod, eh kayo makukulong. Sa linya po si Sir Nicanor Briones. Good morning. Ay, po. Magandang umaga, Erwin, at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Opo. Salamat sa invitation. Opo. Sir, hingi ko lang po ang inyong reaksyon. Ang Pangulo po, naglagay na po ng price ceiling kahapon. Ano po? So, ano po ang reaksyon ninyo rito bilang kayo po ay opisyal ng Pork Producers Federation of the Philippines? Alam ko hong matagal na sinasabi ng mga kasamahan ho ninyo ng mga mga hog raisers, ng mga traders na sobrang mahal dahil yung mga baboy inaangkat pa galing sa Mindanao or Bisaya, syempre may mga freight charges, so medyo mataas na. Ano ho reaksyon ninyo dito sa price ceiling na ito, Sir Nicanor? Erwin, nakakalungkot dahil pinakinggan ng ating mahal na Pangulo ang rekomendasyon ni Secretary Dar. Meron tayong sulat noong Friday kay Presidente, pina-email ko, pina-LBC, firmado lahat ng mga hog raisers magmamanok, pero sa kabila noon ay nanaig pa rin ang rekomendasyon ni Secretary Dar. Kaya kami nag-aalala kasi ang presyo ng baboy sa Visayas at Mindanao ay umaabot na ng 180 to 200. Kung yan ibibiyahin mo, 250, Erwin, hanggang Metro Manila kasi may reseco, may mortality, may shipping cost. At pag iyon naman yung kinatay at ibinenta sa mga retailers, ang tawag doon, sabit ulo, ay 310 na ang pinakamababa. Sa makatuwid, ibebenta yan, bibigyan ng mga 50 pesos na dagdag ang retailers. So ang retailers, mga 360 to 380. So yan ang presyo. E biglang sinabi mo, oops, hindi kayo pwede magbenta. Hanggang 270, 300 lang. Eh, sa tingin ko, baka yung mga retailers natin hindi na magbenta dahil baka sila'y mahuli. Sa bagay, yan ay February 8 pa ang effectivity. At yung mga traders natin, ganun din, hindi na magbibiyahe ng baboy mula Visayas at Mindanao puntang Luzon. Pero Sir Nick, hindi ba ninyo, wala ba kayong pag-uusap, yung grupo ninyo, lahat ng mga traders, retailers, hog raisers, mga broilers, kay Secretary Dar para iparating sa kanya na ito ang cost namin, Secretary, ito ang kuha namin, may mga freight charges, etc., etc. Kasi ang parang ang pagkaalam ni Secretary Dar, eh dito lang mga galing sa Baguio, galing sa Benguet, hindi na nanggagaling sa Mindanao or Visayas area. Sir Nick, may sinasabi pa siyang kahapon, sasagutin yata 40 something pesos or 50 pesos yung freight charges, sasagutin daw ng Department of Agriculture, Sir Nick. Oo nga, meron siyang sinabing ganun doon sa Senate hearing kung saan kami kasama. Opo. 30 pesos sasagutin niya yung freight. Opo. Pero paano yung freight galing sa Bicol, galing sa North, galing sa lahat ng source para makarating dito yung baboy? Dapat sagutin niya, galing Mindoro. So madalit sabi, sa tingin ko, mahirapan siyang gawin yan. Yung aming hinihiling, hindi naman niya sinusunod. Hinihiling namin na walang price ceiling, hinihiling namin na wag mag-import ng titriplihin yung minimum access volume at wag babaan ng taripa kasi yung tarip pwede namang itulong sa ating mga magbababoy. Yun naman presyo ng imported sa lumalabas sa custom, napakamura. Ang puhunan nila mga 120 pesos lang. So binebenta ng 270 hanggang 300 yung frozen meat sa palengke.
So makatuwid, parang yun ang pinagbasihan ni Secretary, yung presyo ng imported eh. Ay ang laki ng tinutubo ng mga meat importers, ay siya pa ang binibigyan ng pabor. At ang gusto, yung pangkarne na frozen ay binibenta sa palengke, ay huwag ilalagay sa freezer, pabayaan na raw. Ay alam mo Erwin, pag yun ay ginawa, ay ang frozen na imported na baboy, na yan ay mahigit ng 2 buwan sa freezer, pag yan ay natunaw, ay yan ay nag-iimbita ng mga germs, salmonella, virus, at yan ay maaaring makasama sa kalusugan ng ating mamamayan. Dapat yan ay naka-freezer. So nakalulungkot, ang nangyayari, nadi-discourage lalo ang ating mga magbababoy, magmamanok, Erwin. Alright. Nako, maraming salamat po sa inyong panahon na binigay sa amin, Sir Nicanor Briones. Salamat po, Sir Nicanor Briones, sir. Thank you po. Ay, salamat, Erwin. Mabuhay ka. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.